nagpa-DNA sila. Medyo matagal yata yung process ng DNA. Anyway, pwede naman yung... Ang nagde-DNA, nasa UP yun eh, di ba? Ang PNP, I don't think they have the... meron ba silang DNA analysis sa Krame? Parang isa lang yung ano sa atin na nasa UP yun. Ang eto kasi, alam nyo, ang hindi naman problema, no? The thing is, yung merong association niya sa buong mundo, na pagka meron lumabas na analysis, DNA, hindi pwedeng kontrahin, hindi pwedeng mag-second opinion. Otherwise, mapuput in question yung integrity ng DNA. Ayaw nila yun. Kaya meron silang arrangement, as far as I know, no? Na pagka may lumabas na DNA analysis sa isang tao, hindi na pwede itong i-second opinion o i-third opinion ng ibang may kapasidad na magsagawa ng DNA analysis. Kaya kung assuming no, na authentic, totoo yung sinasabi ng PNP na sa DNA analysis, hindi yung sikulot, hindi yung na-recover ang totoong sikulot, then we have to live with that, ano? And live with that. So sabi nila, incorporate na lang yung resolution sa Senator Grace po para sa mga bata. Oh. So doon na lang. Kasama na yun kasi yung ano, catch all naman yung mga resolutions eh. Yung na-file, pati yung privilege speeches. Hindi naman limited doon sa Kian Killing at hindi rin limited sa ano, kundi mga iba pang pinaghihinla ang extrajudicial killings. So masasama na yun dyan. At bukas yung pagdinig natin. DNA nga raw, sir, DNA result. Ano yun? Final yun, ha? Hindi pwedeng ano. Yun ang pagkaalam ko kasi meron silang association na kung saan ginagalang nila yung DNA result ng bawat bansa. Kaya hindi pwedeng ipadalayan pa sa Amerika para questionin. Pero, sir, kung sabihin mang hindi yun sikulot, the fact remains na merong Kian, merong Arnais, di ba? Well, may nagpunta sa opisina, hindi ko lang nakausap, last Thursday, na sinasabi niyang na-witness niya noong nasa sasakyan si yung si Carl na may kasamang bata na kaya nga kailangan pa-identify din doon sa, kung pupunta kasi nagpaalam, magpapaalam doon sa kanyang mga magulang. Eh meron naman siyang notes na iniwanan sa office na sulat kamay niya na diniscribe niya pa very vividly yung itsura ni Carl kasi nagkatinginan pa sila na nasa loob ng sasakyan ng mga pulis at nakita niya yung tama sa may bandang ulunan na tumama naman doon sa autopsy report. So hindi namin siya pinagdududahan na hindi siya tunay na testigo. Nakita niya yung pangyayari na kung saan may kasama nga si Carl ayon sa kanya na bata. So mas maganda siguro kung nasulya pa niya yung batang kasama kung ano. Paano niya nakita siya? Nandun siya eh. Nakuha yung ano. bata sa yun ang sinasabi ng testigo, but we have to formalize it. Kaya gusto ko na ipatawag bukas dahil pinayagan ng staff ko na umuwi dahil sabi niya magpapaalam mo. 21 years old ito. Yung witness. Ay, witness ito eh. Yeah, I think lalaki. Kakilala ng personal. Hindi ko nakausap kasi mga staff ko lang. Kakilala sir ng personal. Nakilala niya kasi pati yung dalawang pulis, si Artilita saka si Perez. Na-identify niya rin at least yung isa na ano. Dahil pinakita namin sa kanya yung maraming mga litrato ng mga pulis. Sinama na namin yung kay Carl eh. Para kung sakaling ano, sigurado talaga na i-identify niya yung sangkot naman kay pati yung kay Kian, pinakita namin actually. Para kung talagang nagagawa-gawa siya, pwede niyang ituro yung kay Kian. Pero talagang na-identify niya yung picture noong involved dito kay Carl. So, si Pagkan, then bukas? Pagharap ng taxi driver. Kasi para sabi niya, buhay tanong nakita niya. Well, siyempre crucial. Kasi yun yung hinahanap natin. Nagpa-sabi kami na doon sa organization, ako pwedeng dali nila bukas dito para talaga mas maliwanag. And hopefully, yung testigo na nagpunta sa opisina last Thursday, eh, mag-testify under oath at i-describe niya kung ano nakita niya. Voluntary siya kasi hindi raw siya makatulog eh. Yan ang sinabi niya sa aking mga staff. Kaya siya nagpunta kasi lagi niya napapag-inipan yung pagkatingin na nila ni Carl na nakita niya may tama. Hindi, nakilala niya na lamang noong nakita niya sa ano. Pero very vivid sa kanya yung nagkatingin na sila nasa loob ng sakyan. Pinatanong ko nga, paano mo nakita sa loob ng sakyan? Sabi niya, maliwanag naman daw doon sa lugar. Kaya nakita niya, tumingin pa nga raw sa kanya.
Yun ang lagi niya napapag-inipan. Nasa kalsada siya, sir. Oo, oh, nasa labas siya. Nagkatinginan daw sila dahil tumingin sa kanya si Carl ng gano'n. So, yun. Sibisibin, corroborated yung sa taxi driver na buhay. Assuming na pupunta siya rito, pero may notes yung niwanan. Sabi ko, pinanong ko sa staff ko, ito ba'y ginawa niya sa sulat, sariling sulat kamay, oo raw, at pinirmahan. Pero of course, hindi naman yun subscribe, hindi naman ito nasumpaan. So, kailangan talagang i-formalize niya. And hopefully, he will come tomorrow to formalize his testimony. So with the... Oh, okay. Nagpunta nga lang dyan sa office ko eh. So wala pa may hawak doon sa witness na nagbibigay ng protection? Hindi, may address naman. Nasa probinsya. So ano oras yun nakita niya? Madaling araw ano, yung witness. Pero nakita niya rin yung batang kasama, di ba? So with the taxi driver, tapos yung witness po na lumapit sa inyo. We have a case. Kung magkaiba? Well, iba-ibang angulo eh. Depende sa perspective mo eh. I mean, sir, matibay na dapat yung kaso. Ah, matibay, of course. Pero dapat kasi asap na yung kaso. Kasi sir, hanggang ngayon wala pa. Mabuti nga may naglalabasan ng mga testigo sa mga evidence. So, sabi ni Presidente, sinasabotahe lang daw yung kanyang war against... Well, posibleng may information siya, pero... may nag... Maliwanag naman kung sino yung pumatay eh. Kasi hindi naman tinatanggi rin. Ng mga testigo. Siyempre, mga pulis, nag-inbox sila ng right nila against self-incrimination. Pero malinaw naman, dahil identified naman, pati yung mga minors nga na nag-testify in an executive session. Pinakita namin yung mga pictures. Mas malinaw pa nga yung description ng events noong minor witness kesa doon sa yung KMC rito. Talaga sa kanya, kitang-kita niya mga pangyayari. Kumalabo yung sabi ni Presidente na sinasabotahe, may nananabotahe. Depende kung ano yung information na tanggap niya. Pero sa akin, kung ibabase natin sa mga kaganapan, sa mga salaysay na ano, hindi credible yung ganong observation na sinasabotahe. But of course, mahirap yung salita na tapos, baka meron siya pinanghawakan na iba na hindi natin alam. Sir, may advice kaya bato na huwag pa magpasindak sa mga senador lalo na kay Kalyane. So, muna na lang daw ng duelo out. Ang pulis, dapat hindi nasisindak. Dapat yeah, hindi tama. Umiiyak. Sir, sa yung ano, nakita ng 21-year-old, escorted sila ng pulis. Kaya na, kilala niya rin. Nasa loob ng police cars. Sa loob ng police car. Na dalawa, isang bata, isang yung si Carlin na identified. Tapos na-recognize yung nakita niyo yung mga news the following day. So, dinescribe niya ba na may tama nga. Tumama naman doon sa autopsy report. So, saan mo lang yung abilaran na ba? Yung hawak na pala talaga. Hindi, buhay pa kasi si Dami pinatay. Sa Parila. At narinig niya rin yung utop eh. Nagtago nga siya. Pero nakita niya mismo, kasi sabi niya nagkatingin nga raw sila eh. Doon nga raw siya hindi makatulog eh. Kasi lagi niya napaginipan yung tingin sa kanya ni Carl. Pero wala pang assurance sa pasok siya ni Pastor. Pinakokontak ko, actually. So baka doon lang siya. Hindi naman namin pwedeng tigilin. Kasi sabi niya, magpapaalam muna siya sa mga magulang. Maski 21 years old yun, hindi naman siya namin pwedeng ipiit dyan sa kusina, sa pinayagan. Okay. Thank you, sir. So, sa pagbigyan niyo din ng custody? Yan ang protective custody. Thank you, sir.